itong fake flowers na to, gagamitin ko ito sa cake ni Arwen. Bali, hindi ako magpapakustomize kasi masyadong mahal yun. Gagawin ko, bibili lang kami ng ready-made. So, ito, itong scarf na to, nakita ko din sa Okay. Gagawin ko na lang siyang prizes para sa mga mananalo sa birthday ni Arwen. Hello everyone! Finally, ito na ang aming party hall. Ngayong darating na June 5 birthday ni Arwen, magsi-6 na siya. Pero lahat ng mga ito, tulad ng sinasabi ko lagi sa mga videos ko, lahat ng ito hindi ko minsan ang binili. Bali, inunti-unti ko siya. 5 months ago nang mag-start ako na ipunin lahat ng mga ito. So, ito, share ko sa inyo guys. Ayun si Arwen, siya yung magbe-birthday sa June 5. Nilalagnat siya, kaya ganyan ang itsura niya. Pero excited din siyang i-share sa inyo guys, lahat ng mga iyan. Una, gusto kong ipakita sa inyo kung saan ko inipon lahat ng mga yun. Eh, hindi pala lahat kasi yung mga candy, hindi naman kakasya dito. Yung mga pang party favors or mga pande-decorate ko sa party, ito. Eh, dito sa box na ito. Bali, ito, ginamit ko din ito. 8 years ago dun sa panganay ko. Nag-ipon ako ng mga gamit ko dito nung bago ako manganak sa kanya. So, kaya may sentimental value na rin sa akin tong box na ito. Itong mga naiwan dito, ito yung mga bag nila na binili ko pero hindi nila ginamit. So, ayun, may mga tag price pa. Gawin ko na lang siyang prizes para sa mga mananalo sa birthday ni Arwen. Ayan, ito pa. Tapos may mga pogs dito si Arwen na magagamit ko din ito sa birthday niya. Namin ito sa Ukay-Ukay. Kasama ko nun yung panganay ko, si Ayesha. So, siya nagsabi sa akin na bilhin daw namin ito kasi favorite ni Arwen si Sophia. So, ayan, nabili nga namin. Worth 50 pesos. Ang gagawin ko, i-repair ko lang ito kasi medyo malaki pa kay Arwen. So, ayan siya. Pero parang bago din. Ang mahal kaya ng mga ganito dito sa atin. At saka wala pa akong nakita na Princess Sophia costume dito sa atin. Ayan. Sa Okay-Okay lang yan, 50 pesos. Etong scarf na to, nakita ko din sa Okay-Okay. 100 pesos naman. Purple din siya. So, saktong-sakto dito sa motif na Princess Sophia. Ilalagay ko ito sa table kasi gagawa ako ng candy buffet. Dito naman tayo sa mga giveaways guys. Kaya ganyan yung mga napili ko. Instead na magpapagawa ako, gusto ko kasi talaga yung mapakinabangan ng mga bata, yung mga ibibigay namin. Tsaka hindi pa kompleto lahat yan, nadadagdagan ko pa sila. Eto, meron ako dito mga powder. Eto yung napili ko kasi purple nga, bagay sa motif ni Princess Sophia. Tapos eto mga cologne na to. Ang balak ko kasi dito ay gagawan ko ng health kit. Lalo na ngayong pasukan, di ba sa school kailangan ng mga health kit. So dadagdagan ko yan ng towel, ng suklay, tsaka toothbrush. Ayan, para makompleto yung health kit namin. Eto naman para sa mga babae. Eto mga Sanrio. Bali 7 pesos lang isa nito. So bumili ako, 12 pieces ata yan. Magkano ba? 62 pesos. Yan, 62 pesos to 12 pieces. Tapos ito, nabili ko 150 pesos. 12 pieces din yung mga yan. Ayan, ito yung laman nila. Bali, meron siyang tawag dyan, lapis, ruler, pantasa, tsaka itong glue, at itong maliit na notepad. Ayan. 150 pesos lang yan. At ito na mga alkansya. Ito nakita ko din. Saktong-sakto kasi Princess Sophia sila. Kaso, ang problema nga lang is, anim na lang ang stock nila. So, kaya yon, babalik na lang yan ako. Titingnan ko kung may stock pa sila. Kung magkakaroon sila ng stock. Ito, bali, 50 pesos each. Dito naman tayo sa mga pang-decor ko. So, ako lang lahat din ang magde-decor niyan. Papatulong lang ako sa mga kapatid ko. Kaya yan. Etong mga balloons na to, 100 pieces ang isa nito. Bali yan, 300 pieces yung mga balloons namin. Bali, 160 pesos itong 100 pieces na to. So, natry ko na siya. Ayun nga, matibay naman sila. So, ayan, madami na kaming magagawa dyan. Tatlong piraso na tigong 100 pieces na balloons. Ito yung unang nabili ko nung hindi ko pa alam na may ganito pala. Ayan, 75 pesos, 25 pieces lang siya. So, napamahal ako. Iba kasi yung pinagbilan ko nito, iba din ito. Ito meron din sa amin sa Tarlac na bodega para siyang mga baklaran, divisoria, na yung mga presyo nila ay murang-mura lang din.
Etong fake flowers na to, gagamitin ko ito sa cake ni Arwen. Bali, hindi ako magpapakustomize kasi masyadong mahal yon. Gagawin ko, bibili lang kami ng ready-made. So, ito ang pang-aayos ko para ma-eterno siya dun sa motif ni Princess Sophia. Ito naman mga box na pang-giveaways. Ayan, 40 pesos ang 6 na piraso. Lalagyan ko ito ng mga candies. Ribbon, pang-decorate din sa mga balloons. Itong duct tape na ito nabili ko sa Daiso. Magagamit ko din yan sa birthday. Itong tape. Tablecloth. Pero hindi ko siya ilalagay sa table. Gagawin ko siyang backdrop. Ito naman party mask. Bali, 32 pesos lang ito. 12 pieces na din. Ito namang party hat. Bali, ang gagawin ko dito, gugupitin ko tong si Princess Sophia. Tsaka ako siya ilalagay, ididikit dito sa mga stick na to. At gagawin ko siyang center table. Ayun, dadagdagan ko lang ng mga balloons na maliliit. Bali, yun. At syempre, meron din siyang mga letters, balloon. So, binuo ko yung pangalan niya na Arwen. Ayan. 15 pesos naman ang isa nito. Meron din siya nitong isang number balloon. So, 6 na siya. Kaso, nagkamali ako. 9 pala ito. Hala ko, 6. So, yung gagawin ko niyan, babaligtarin ko na lang. So, 15 pesos din yan. At syempre, meron kaming pag-pump ng balloon. Tipo 45 ang isa. Dalawang binili ko para magtutulungan yung mag-pump. Kasi sobrang dami ng mga balloon. So, hindi kakayanin ang isa. At meron din kami nitong party banner. 50 pesos. Tamang-tama sa motif na Princess Sophia. Purple, pink, at saka yan may crown na silver. Ito naman, mga kartolina. Ito, ginawa ko na yung iba. Top balloon stick. At ayan, yung mga madaming candies. Ipapasabit ko yung iba. Tapos yung iba naman para dun sa table buffet na gagawin ko. At saka yung ibang matitira, i-add ko sa mga pang-giveaways ko. Ito naman nabili ko ito sa Daiso. So, na-cutean ako. Pwede rin siyang lagyan ng mga candies. Ayan, may tali na rin siya dito sa likod. At parang meron siyang, ayun, yung mga happy heart sign na isasabit mo dun sa itatali mo. Ayan. At meron din ako nitong round foil na ito. Ang gagawin ko dito ay itong Mr. Gulaman Jelly Powder na kulay purple din. Ipagmumold ko siya dito parang maging palda ni Princess Sophia. Tapos lalagyan ko ng mukha ni Princess Sophia. Ito namang mga oval foil na ito. Na ano lang ako, nakyutan lang ako. Parang gusto kong gumawa ng mga maliliit na leche flan dito. Ewan ko lang kung gagawin ko ba talaga or bahala. Ito mga straw, yan. Lalagyan ko ito. Gagawin ko ito dun sa mga marshmallow. Yung mga candies naman na yun, guys, ay umabot ng 1,200 lahat ng yan. Sa mga gusto lang, baka ma-curious lang kayo dun sa price, kaya yun, nasabi ko na. Ito, may mga Choco Mucho, Mikmik, yung mga ordinaryong candy lang na makikita sa tindahan. Ayan, Cream Stick, mga purple lahat yung mga pinili ko, Ubi Candy, Mucho Mucho na maliliit, mga Lollipop, Mikmik, Choco Ube, Taro Pudding, Dutch Treat, Marshmallow, itong Milk Kia. Ito, paborito niya kasi ito. Ay, hindi. Milkita. Milkita Lollipop. Paborito niya kasi yan. Kaya sinama ko rin. Tsaka pink din naman kasi. Itong mga flat tops. Favorite din yan. Ayun yung mga marshmallow. Tapos binilhan ko siya ng isang maliit na upuan na Princess Sophia. Bala ko sana dyan igawin kong 10 pieces pag-giveaways ko rin. Kaso nung binalikan ko, wala na silang Princess Sophia. Kaya yan, iisa na lang. Gagawin, bahala na ako sino makakuha niyan. Ito palang Princess Sophia na upuan na to is 100 pesos. Maipapayo ko lang, guys, kung gusto nyo ng bongga pero hindi mabigat sa bulsa na party, ayan, mag-ipon kayo. So, simulan nyo January to December kung hanggang kailan yung party. Dapat ipunin nyo din yung hindi agad masisira. Pero yung mga panghanda ko, yung mga pagkain, kung nanonood kayo ng mga videos ko na grocery haul, makikita nyo din doon na iniipon ko din yung mga panghanda para sa pagkain. Pero ito talaga yung mga una kong inipon. Ayan, kasi hindi nasisira yan. Tapos ito, lately ko lang din nabili to. 3 days ago lang ata yung mga candies na yan. So, ayan. Bala ko sana ay ipunin ko muna lahat or kompletuhin ko muna lahat bago ko siya i-haul. Kaso, baka next na bili ko niya siguro ay before birthday na niya. So, wala nang time. Kaya, eto ngayon. Yan na lang po muna. So,
Ayun lang lahat guys, maraming salamat sa panonood, sa mga sumusubaybay ng channel ko, maraming salamat sa mga kabaryo ko dito sa Tarlac o sa mga katulad ko rin na Kapampangan. Dakal-dakala salamat po kaya kayo kim Pamanalbe at pa mag-subscribe ka na ako. Sana di kayo po magsawang Malbe ka na ako. So ayun guys, kaya nahihirapan ako magtagalog kasi puro Kapampangan po ako kaya pagpasensyahan nyo na kung yung accent ko ay talagang ibang-iba siya, hindi katulad sa mga Tagalog talaga. So, ayun lang lahat guys. Maraming salamat. Kita-kita sa mga susunod ko pa na videos.